Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Natunto na rin sa wakas ang isa pang suspect na si Jeffrey Jepoy Magpantay, ang driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayong magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nababagala na ang pamilya ni Catherine Camilon sa aksyon na nararapat gawin ng otoridad kay Police Major Alan De Castro, ang itinuturing pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen. Hiling ng pamilyang Camilon na idiin si De Castro sa reklamo upang panagutan umano ang ginawa niya kay Catherine Camilon. November 22, 2023, matatandaan ang unang pagharap ng pamilyang Camilon at si Police Major Alan De Castro, ang itinuturing na mastermind sa pagkawala ng beauty queen. Dito napansin ang ina ni Catherine ang malayang paggamit ni De Castro ng cellphone. Kahapon muling nagkaharap ang dalawang partido para sa hearing ng administrative case laban kay De Castro. Pansin pa rin umano nila ang tila walang aksyon sa kanilang naunang hiling na pagbawalan sa paggamit ng cellphone ang suspect. Siyempre, yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano, ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Samantala, matatanda ang naipasa na sa piskalya noong November 23 ang karagdagang ebidensya na nakalap sa abandonadong pulang SUV na ayon sa mga saksi ay pinaglipatan umano kay Catherine Camilon. Umaasa ang pamilyang Camilon na sa mga karagdagang ebidensya na naipasa ay mas madidiin sa reklamo ang mga sospek ayon sa Police Regional Office Calabarzon. Pinag-aaralan na ang hiling ng pamilyang Camilon na maalisana ng pribilehiyo sa paggamit ng telepono si De Castro. Una-una, baka ang connotation natin ng anis, parang nakakulong na talaga, as in, parang yung, oo, yung mga suspect natin. But sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Titingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawin sa regarding po sa fear nila po na nakakagamit pa po si Major De Castro ng cellphone. Samantala, sa patuloy na paghahanap sa isa pang suspect na si Jeffrey Jepoy Magpantay, ang driver bodyguard ni De Castro, ay natuntun rin ng mga netizens ang lumang social media ni Jeffrey Magpantay, kalakip ng kanyang video na viral na ngayon online. Pre, dami na sa'yo naghahanap. San ka na ba kasi? Hatian ka na lang namin. Pre, bigyan kita 100k. Chat mo ko. Meet up. Hala, easy 500k ata ah. Tag ko na ba si Tulfo? Yan ang mga pabirong komento ngayon ng mga netizens. Sige, saan ka banda? Sige, huwag ka matakot, tuloy lang. Saan ka banda? Saan ka banda? Ano nakikita mo? Ano nakikita mo? Parang minagay yung... Parang minagay yung sinag ng itim. Paganyan. Saan banda? Papunta ko, papunta doon. Papuntang saan? Anong lugar? Binyahe ka? Andiyan ka na, tay. Sinong kasama mo? Sinong kasama mo? Saan ka banda? Huwag kang bumitaw tayo. Huwag. Saan ka banda? Saan ka dinala? Ano nakita mo lugar? Madilim mo eh, madilim. Pakiramdaman mo mabuti. May mga sasakyan ba?
Saan lugar ka din nila? Lugar ka din nila? Huli asol na ilaw ba eh? Ano klaseng ilaw tayo? Malilinggit. Yung bahay, saan ka banda? Pakiramdaman mo yung lugar. Inaantay ka ng anak mo. May nakikita ka, Tay? Wala na. Babalik na kita. May nakita akong bahay na kulay puti pero hindi kompleto yung ano. Sige, tila po. Ano nakita mo? Madilim mo, madilim mo, madilim. Ano pang motivo na nakita mo? Lugar na inapakan mo. Ganun lang eh. Ano klaseng ilaw? Mobile? Ano klaseng ilaw? Mga Christmas light. Nakita mo yung Christmas light? Ilang bahay ang nakita mo? Wala po kung nakikita mo. Mga Christmas light lang. Parang may excitement na ganun-ganun lang mga ganun. Ano klaseng ilaw? Kumikislap-kislap pa. Mandoon na siya eh. Wala kang maalhanang panatandaan. Wala po. Madilim po. Madilim. Wala kang narinig na mga sasakyan dumadaan. Yung pinakiramdaman mo, madami bang puno, madami bang... Wala ako na. Tigit ng sasakyan. Parang nagagano'ng hula nga. Tubig? Hindi ah. Yung... Para siyang... Tandaan mo mabuti. Maaaring mo pa nanginipan yun, Tay. Kailangan may katabi siya sa pagtulog, ha? Kasi open na siya, prone siya sa bangong mo. Maaaring maglalakbay siya ng kusa. So, pag starting mamayang gabi, pag nagbago ang temperatura ni Kuya, huwag niyo siyang dalhin sa hospital, painumin niyo na ng paracetamol, tubig. Nakaka-drain yun. Ano pang naalala mo kanina? Isinakay ka ba sa sasakyan? May bumuhat ba sa'yo? So, nandoon ka lang sa labas?
Nakatingin ka sa isang lugar na may mga ilaw? Ano klaseng ilaw? Yung Christmas light ang sinabi? Mayroong ganyang tinip, mayroong puti, mayroong ganyang kulay blue, ganyang... Christmas light. Parang Christmas light. Yung nga ganyang nga sinag. Ang gusto kong maano niya yung matandaan niya kung anong saan lugar niya nakita yun. May nakita kong isang lugar, ate. May nakita kong lugar na tanawan. Nabasa ko palang tanawan. Tapos bahay na may hindi tapos yung pintura pero may touch of white. Tapos sa likod parang may saging na tanim. Anong naramdaman mo kanina? Wala pong naramdaman mo. Takot na ganun. Wala pong naramdaman. Hindi tayo susuko. Susubukan pa rin natin, Mother. Palamigin lang natin yun.